Hello mga Sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang yung Sangkay na si Sangkay Lons muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagay ng lahat. Magpadito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs, mega, mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So, ngayong araw na ito, mag-chika minute na naman tayo. Chika minute! Ang paborito ng aking mga followers, chika minute. So, ngayong araw na ito, meron akong papakita sa inyong video clips, no? Ito'y patungkol sa kay Megan Aguilar muli, no? Alam natin na si Megan sa ngayon ay napaka-in-demand, napaka-controversial sa ngayong mga panahon na ito. So, mga sangkay, papapanood ko sa inyo yung video clips. Video ito galing sa kay Megan Aguilar, no? Then after natin mapanood, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito sa video na ito. So, tara mga sangkay, panoorin natin. And I'm live. So, kaya kanina ko lang po nalaman na hindi na pala ako tutulungan ng ni Senator Raffy Tulfo dun sa rehab na sinasabi. Diba? Tinawag na akong addict kasi nag one time use ako kasi napunta kami sa malayong lugar sa place na hindi naman namin kilala yung pinuntaan namin. And, hindi naman namin alam eh na I have to choose between getting gang raped or doing a hit of shabu with these people. Okay? Na ayaw nang maniwala ni Senator kasi nga nagsinungaling ako. Nagsinungaling daw ako na adik ako. Hindi nga ako adik eh. Napupunta po ako sa mga lugar na hindi ko po kilala yung tumutulong. So, since ganun, tuloy-tuloy na natin, di ba? Nag-ahanap po ako ngayon ng matangkad na building, tatalo na po ako. Para matapos na. Wala naman po sa akin mga anak ko eh. Wala po sa akin mga anak ko. So, antayin nyo later, nasa taas na ako ng building. Malapit na po ako makakita. Tatalo na po ako. Ayoko na pong mabuhay. Ayoko na pong mabuhay. Ayoko na pong mabuhay. Hindi ko makukuha yung mga anak ko. Diba? Tatalikuran ako ng mga taong tumutulong. Tatalo na ako. Abangan nyo. So yun mga sangkay, at tinapanood na yung video clips na aking ipinakita sa inyo. Ito yung video ni Megan, no? Ipinost niya ito doon sa kanyang FB page. Then, tinanggal din niya ito sa kalaunan, tong video na ito. Ito yung nung time na, nung nalaman niya na hindi na siya tutulungan ni Raffy Tulfo, no? Dahil nga, nagsinungaling siya. Hindi niya inamin na siya'y gumagamit pa rin ng ipinagbabawal na gamot. Deal nila yun eh, ni Raffy Tulfo na once na hindi siya mag-positive sa ipinagbabawal na gamot, tuloy yung mga ipinangako na tulong ni Raffy Tulfo sa kanya. But instead, nagsinungaling siya. Nawala lahat ng mga ipinangako sa kanya ni na tulong na ibibigay ni Raffy Tulfo sa kanya. Hindi niya siguro in-expect na yung sa hair, pagkuha ng nung drug test, no, kung sa hair, mas effective daw yun kaysa sa urine or kung ano-anong mga prosesong ginagawa, no? So yun na nga, ito si Megan, yun, nag-live siya, tapos nasa karsada na naman siya, naglalakad na naman siya, sabi niya maghahanap siya ng building, tatapusin niya ang kanyang buhay, tatalon siya, magpapakamatay siya. Kita natin na si Megan talagang wala sa katinuan, no? Mukhang high na naman siya sa ipinagbabawal na gamot. Maraming nagsasabi dito, no, na
ito si Megan, hindi mapapariwara ang buhay ni Megan kung hindi dahil sa kanyang asawa, sa kanyang kinakasama, no? Dahil ang kanyang asawa, ito daw, sabi nila, ito daw ang nagturo sa bisyo na yan, na ipinagbabawal na gamot sa kay Megan. Dahil itong asawa ni Megan ay maraming ano, sugarol, sabungero, lahat ng mga ipinagbabawal na gamot, tinitake down nun. So, hindi malayo talaga, no, na ito si Megan na impluensyahan ng kanyang asawa dahil nga dito sa ipinagbabawal na gamot. Then, siguro nasarapan na talaga si Megan sa paggamit dito, kaya natuloy-tuloy na. Dito sa video na ito, maraming sinisisi si Megan, no? Sinisisi niya kung sino-sino mga tao na nakapaligid sa kanya dahil nga daw sa nakaya siya naging ganyan, nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Well, para sa akin, no, walang dapat sisihin dito. Kahit yung tatay niya, sinisisi niya, si Freddy Aguilar, walang ibang dapat sisihin dito kundi si Megan mismo, sarili niya mismo ang dapat sisihin kung bakit niya ginawa ang lahat nito. Bakit napariwara ang kanyang buhay? Bakit nagkaganito ang kanyang buhay? May edad na siya, no? Dapat alam niya ang tama at saka mali. Magulang niya siya, may mga anak siya. Dapat iniisip niya yung kapakanan ng kanyang mga anak, no? Maling-mali yung kanyang ginagawa, no? Instead na ayusin niya ngayon yung buhay niya, ito yung kanyang ginagawa, yung mga pananakot. Kumbaga parang kumukuha talaga siya ng attention sa mga tao or sa kanyang ama, no? Or sa pamilya niya. So, willing naman yung pamilya niya, no, na tulungan si Megan. Nga lang, dapat baguhin niya muna ang sarili niya. Magbago muna siya. Ipakita niya na talagang nagbago na siya, hindi na siya gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot, para naman matulungan na siya ng pamilya. Lalong-lalo ng kanyang ama. Dito si Megan, inano niya talaga, inilubog niya lalo yung sarili niya. Lahat ng mga opportunities nawala sa kanya dahil dito sa ipinagbabawal na gamot. Dapat dito kung sino yung mga tao na nasa bad influence sa kanya, iwasan niya. Kung kinakailangan, iwasan niya yung kanyang asawa. Kung ito yung naging bad influence sa kanya, iwasan niya para magbagong buhay siya. No? Magparehab siya sa sarili niya. I-rehab, mag-surrender siya. Willing naman yung pamilya na i-rehab siya, tulungan siya. Dapat magparehab siya para maibalik muli yung dating Megan. No? Yung mga pagbabanta niya, natatalon siya sa building, magpapakamatay siya. Tingin ko, magagawa niya yun kung siya'y nasa high na high na sa ipinagbabawal na gamot. Pero kung medyo nasa maayos ang kanyang pag-iisip, malamang hindi niya gawin. Malamang ginagawa lang niya yan para takutin or manakot sa mga taong gusto niyang magpapansin sa mga tao. Kahit kay Senator Rafi Tulfo, no, para bagang isa sa mga tinatakot niya si Rafi Tulfo dito sa ginagawa niyang to na siya ay magpapakamatay. Sayang ang buhay, napakasarap mabuhay dito sa ibabaw ng mundo. Kaya kayo dyan ng mga bata, no, huwag ninyong gayahin yung nangyaring ito kay ano, kay Megan Aguilar, no. Ito isang ano, pagpapatotoo na talagang once na gumamit tayo ng ipinagbabawal na gamot, masisira ang buhay natin. Walang kahantungan ang buhay natin kung tayo'y malululong sa ipinagbabawal na gamot. Maraming salamat mga sangkay, no, sa panonood dito sa aking reaction video na ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Long, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. So kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo magkinaroon. Paalam na mga sangkay. Paalam.